Hi guys, andito na naman ako. How are you doing? Ito naman yung ano ko. Share ko lang sa inyo yung para magiging clear yung mind niyo every day. Para sa mga bata, you have peaceful, you know, ready ka every day sa mga pwedeng mangyayari. So number one yung gawin is to meditate, no? Meditate God's word. Para meron kang inner peace. I-share ko sa inyo, sana ko nagano. Kasi sa bahay, kami lang naman ang asawa ko. Pero, kailangan mo talagang privacy, di ba? Eto, nandito ako sa ano ko, house office ko. Meron akong office sa bahay. Parang kwarto na rin. Parang bedroom eh. Kasi, ang nangyayari, habang nagbabasa ako, din nahuli ako ng asawa ko dahil napagod ako sa kakaupo sa chair na ito. Ito. Yan. Ito yung computer, desktop. Yan. Magulo, guys. Magulo yung office ko. Yan. Magugulo. Pero, yan. Dito ako nag-hangout, nagbabasa. Basa ng books, basa ng devotional ko, especially the Bibles, nandito ako. Tapos, ano, one day, nahuli ako ng asawa ko na nagbabasa, nakahiga sa floor. Carpet yung floor. Kasi nga, napagod na ako sa kakaupo. So, masakit yung liik ko at saka likod. Ang ginawa ko, dumapa ako. Pero, hindi pa rin naging kontento, humiga, at saka patuloy sa pagbabasa. Sana huli ako ng asawa. Ginawa niya, bumili siya ng airbed. So, dahil yung airbed, maliit lang, talagang twins. Pero, ano, dahil malamig ngayon, binilhan ko ng sheets, tsaka yung blanket, ayun. Nagdala ko ng maraming tatong unan dito. Marami kasi yung unan. So, mga pillows, dala ko dito. Dito ako nag-hangout. So, yun. Sometimes, nakatulog din ako dito. Nap time, lalo na kung ano, ako lang mag-isa. So, possibly, itong office na to, kami dalawa ng asawa ko. Pero, hindi naman siya masyadong pumapasok dito. So, basically, ito yung akin lang mag-isa. So, ipakita ko sa inyo, meron na akong isang drawer dito. Itong drawer na to, ayan. Ito yung jewelry drawer ko. Ipakita ko sa inyo, meron akong beads dito. Hindi pa ako nagawa. Kasi gumagawa ko ng jewelry ba, guys? Mga fashion accessories. So, ito yung mga materials ko. Gumagawa ko ng necklace, earrings, and bracelet. Mga bracelet mo. Wala akong... Ito, isa to sa mga natapos ko. Hindi masyado. Sira yata yung nasira. May mga, ano ko, may mga... Wala na akong mga... nagawa ngayon kasi medyo busy ako. Pero pag wala akong ginagawa, free time ako, ito yung ginagawa kong pastime maliban sa pagbabasa. Yung pagbabasa ko is talagang ano yun, yung study time ko talaga. Devotional, ganon. So, yan. Ito yung airbed. Parang bed na rin. Makalat, guys. So, ay, hanggang doon lang. Ayan, guys. I-share ko lang sa iyo kung paano maging ready each day for your work, classroom work. So, yun. Pagising mo, meditate God's word para meron kang strength. Kasi hindi strength physically ang panglaban mo dito eh. Emotionally and spiritually. Hindi basta-basta mag-handle ng mga maliliit na mga bata. So, lalo na dito sa US, guys,
hindi mo basta-basta madisiplina yung bata na hindi mo masabihan ng bad words, hindi mo masabihan ng ano. Eh, thanks God na lumaki akong hindi nakakarinig ng bad words. Although sometimes yung mother ko merong bad words, pero hindi ko nakukopya. Wala talaga akong mga bad words. Sometimes yung meron akong words na ay buanga. Ayun, si buwan kasi. But it's not, yeah, actually it's not good, but sometimes yun expression. Pero unti-unti nawala yan, you know. Hindi ko na talaga na malaya na nawala rin yun. Kasi iniisip ko na dapat talaga aalisin ko yung mga bad words. So yun, we have peace and always smile ka talaga sa mga bata. It's each day kasi yun ang makikita nila sa iyo na talagang love mo sila kasi always smile. Kahit nagigigil ka na, kailangan mo talagang smile. Yeah, sure. Yun lang, guys. Be prepared always each day. So, first mong gagawin every morning, meditate God's word and yun, pray. Pray talaga. Yun ang ano mo, yung sword mo or yun ang gun mo para sa panglaban mo sa mga pagsubok each day. Lalo na kung being a teacher sa mga bulilit. Okay, thank you for watching. Ganyan lang muna ang isi-share ko ngayon. Kunti lang. Pero I'm sure matutunan mo, magiging ano ka, magiging strong ka each day kung unahin mo talaga si Lord sa buhay mo. Now, unahin mo si Lord sa buhay mo. Thank you guys for watching. See you and hopefully i-share niyo yung video ko at meron kayong matutunan. God bless. Bye-bye.